Last week, nilagnat ako. Parang kukumbulsyonin ako, sobrang ginaw. So ngayon, kinabahan ako. Baka kasi, totoo nga yung malas. Hello guys! Welcome back to my channel. So ngayon, pag-uusapan natin kung totoo ba yung sinasabi ng karamihan na bawal or malas mag-ipon sa alkansya. Kasi nga, maraming sinasabi na, uy, huwag kang mag-ipon sa alkansya, malas yan. Magkakasakit ka or may mangyayaring masama sa'yo. So useless lang, mag-ipon ka sa alkansya. Mas mabuti pa na i-save mo yung pera mo sa bangko, i-deposit mo sa bangko, mas safe pa, tsaka wala pang hassle, tsaka safe ka pa. Iba-iba naman po tayo ng paniniwala. So may mga tao na naniniwala tungkol sa mga malas, may iba naman tao na nasa tao yan kung paano nyo dalhin yung sitwasyon. Sa mga taong naniniwala sa malas, lalo na sa pag-iipon, na malas daw yung mag-ipon sa alkansya, sinubukan ko, at least ma-experience natin, diba, kung ano ba talaga, ano ba meron dyan sa pag-iipon sa alkansya, bakit nagkakasakit yung mga nag-iipon sa alkansya. Ngayon sinubukan ko, for 2 months, ika-2 months ko na ngayon sa pag-iipon sa alkansya. Ngayon, last week, nilagnat ako, ang init ko, tapos parang kukumbulsyonin ako, sobrang ginaw. Kinabahan ako, baka kasi totoo nga yung malas na magkakasakit ka. Kaya napag-desisyonan ko na buksan na yung alkansya ngayong araw na to. So, sa mga hindi naman naniniwala na, ay nako, coincidence lang yan, nasa tao pa rin yun, bakit sila nagkakasakit? Kasi hindi sila maalaga sa sarili. Kasi kailangan din kasi natin alagaan yung sarili natin. Ngayong araw na to, bubuksan natin yung alkansya ko. Tignan natin kung magkano yung naipon ko for 2 months. Okay, come on. Bibilangin natin kung magkano bang naipon ko. So, 10, 5, at saka 20 lang po yung nilalagay ko dito. Minsan lang po ako naglalagay ng malaking amount. So, ayan. Titignan po natin. So, ayan po, nakalikom po ako ng 2,988. So, ayan na guys, ayan na. So, ayan po yung naipon ko. So, sa mga gusto pong mag-ipon, good luck po sa inyo, tsaka stay good health, at alagaan po natin ang sarili natin. Huwag po natin pababayaan. So, iwasan po natin magkasakit. Careful po tayo sa mga kinakain natin, tsaka sa mga gagawin natin. At mag-iingat po tayo, lalo na ngayon na umuulan-ulan dito ngayon sa Thailand. So, ako naman, ito, binuksan ko na rin siya kasi kailangan ko din ng pera. So, isa din po yun sa dahilan. Kasi wala na tayong pera eh. So, need natin. Kaya, binuksan ko na din. So, maraming salamat po sa lahat ng nanood ng video ko. Ngayon, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, ayan po, may lalabas po dyan. Yan po yung YouTube channel name ko. Dyan, Jello Servito. So, search nyo lang po yan sa YouTube. Tapos, click nyo yung subscribe na word dyan sa baba, yung pula. Tsaka yung bell sa gilid niya para ma-notify po kayo every time na mag-upload po tayo ng bagong videos ko. So, maraming salamat po ulit, at magkikita-kita po tayo ulit sa susunod kong mga vlogs. Bye!